Hi guys, welcome to my first ever story time video. So, and how it feels to be a real baby, diba? Sa parang dalawang vlogs ko na yata na na-mention ko na nagawa ko ng story time tungkol sa mga dito pinanganak sa Middle East, especially dito sa Riyadh. So, bibigyan ko kayo ng a little background about myself bago ako mag bago ako mag story time. So, I was born and raised here in the Middle East, particularly, specifically here in Riyadh. Dito ako, obviously dito ako pinanganak, dito ako nag-aral, dito na ako lahat, dito na ako nagkaroon ng sariling pamilya and all, dito na ako nag-college, basta, matatakil natin yung mamaya. So, ganito, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero marami kasing, syempre pag nasa Philippines ka, tapos some of our relatives, pag narinig nila na, oh, mag-a-apply ako sa Riyadh or sa Middle East or sa Saudi, sasabihin ng ibang tao, marami nagsasabi na, bakit sa Middle East or bakit sa Saudi? Kasi ang higpit-higpit ng Saudi. Unang-una, yes, it's true, mahigpit ang Saudi. May two sides kasi eh, parang Saudi Arabia is in the balance, alam niyo yun, parang ganun. Ang hirap ipaliwanag, pero unang-una, yes, totoo na mahigpit ang Saudi, pero not to the point na lahat ng kikilusan mo kailangan same-sex. Like, ako, nag-aral ako dito sa Philippine school. From the school principal to the school guard, pati mga kaklase ko, lahat, teachers, lahat yon Filipino. Ang daming Filipino community dito sa Riyadh. Ang daming events dito sa Riyadh, may banda dito sa Riyadh, ang daming malls dito na chill lang, na okay lang kahit may babae, may lalaki. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na mahigpit ang Saudi, okay? Yes, it's true again, mahigpit ang Saudi. Pero nasa public place kayo, not allowed to talk to the opposite sex. Lalo na kung non-mahram. Non-mahram means, hindi mo sila guardian, like, hindi mo tatay, hindi mo kapatid, hindi mo pinsan, hindi mo brother, father-in-law or whatsoever. Basta hindi mo guardian. So you are not allowed, we women are not allowed to talk to them. Okay? Pero dito rin, may mga lokal dito na open-minded na sila na okay lang na makapagkwentuhan sa kanila, okay lang na be friends sa kanila, okay lang din na, alam niyo, kasi iba-iba ang ugali ng mga tao, lalo na kapag nakapag-American sila, or nakapunta na sila sa mga open countries like our own country, like Philippines, America, or kung saan man, Dubai, ganun. Pero, may mga lokal din dito na sobrang attached sa, ano nila, yung cultures and traditions nila na, alam niyo, yung sobrang nakaluma pa talaga sila. Okay, lumihis na tayo dun sa about me. So, ano ang pinagkakakitaan ko dito? Ano ba masishare ko itong sarili ko? So, what do I do in life here? Well, basically, I am a housewife, pero I earn money by babysitting. Meron kaming daycare dito sa bahay. Na-mention ko na rito sa previous vlog if you guys are watching my vlogs. So, meron kaming daycare dito sa bahay namin. And we are babysitting 12 kids. Yes, 12 kids. Tapos, plus 2 kasi meron akong alaga na dalawa na dito sila sa kwarto. Yung si Mika at si AJ, nakikita niya lagi na baby. Tapos, syempre, yung anak ko pa. Okay. We earn through babysitting. And ang pag-babysit dito is, mabilis kumita, yes, kasi ang pag-aalaga ng isang bata ay magkano na rin yun. Pero ang pag-babysit dito eh, kailangan mong i-boost talaga yung love and care and passion and time mo. Kasi ang mga magulang nila, maghapon na sa work. At alam naman natin na ang trabaho dito sa Middle East ay hindi ganun kadali. And when I say hindi ganun kadali, it's like, lahat ng oras mo is akupado talaga. Parang, alam mo yun, especially sila, nurses sila. Kasi ang bahay namin, literal na, tatawid ka ng hospital na. So, dun sila nag-work sa hospital ngayon. So, mga nurses sila na, 12 hours silang duty or minsan on-call sila, ganun, anytime kailangan nasa work sila. So, hindi ganun kadali. Kaya kami, bilang nagbe-babysit sa mga anak nila, kailangan ang pasensya namin mahaba. Ang oras namin, kailangan hindi lang 24 hours. Kung kinakailangan, maging 25 hours, kailangan. Maging posible yun para sa mga alaga namin. So, yun ang pinakakitaan namin. Second, second diba? Third na pala. Third. So, nabanggit ko nga kanina na you're not allowed to talk to the opposite sex. So, marami nag-iisip, paano yun kung sa work, paano yun kung sa malls, paano yun kung sa school. So, sa school na-mention ko na mayroong Philippine school dito. Sariyan. So, sa mall naman, ang mga malls dito is open. I mean, for family. Parang okay lang, may lalaki dyan, may babae dyan, may Pilipino dyan, may kahit anong lahi dyan, okay lang. May mga mall dito na built for women only. At may mga mall naman dito na mayroong particular araw na for single lang, sa mga lalaki lang ang pwede pumasok. At meron naman mga mall dito, kung familiar kayo dito, kung nasa Riyadh kayo, or
Middle East kasi alam po ang Lulu Hypermarket maraming branches niya. Lulu Hypermarket is managed or owned by an Indian family. So we all know na Indian family is not that, ano yun, parang sobrang strict and all. So Lulu Hypermarket is a place to chill. Parang wala kang masyadong iisipin. Although, hindi natin pwedeng alisin sa isip natin, nasa sorry pa rin tayo. Okay? Ganun. So work naman, meron dito mga offices na magkahalo. Alam mo yun? Like ako, I experienced working sa isang opisina na ang mga kasama ko ay mga lalaki. Ako lang ang babae. Kasi I have been working as a project site secretary for ilang months lang din naman. Pero, yun. Ako lang ang babae doon sa work na yun. And so, things, hindi siya pa kami kasi ano yun, site construction company. Yun, ganun. Kaya, feeling ko lang, depende na siguro yung sa tao or sa company na papasukan mo, kung yung may-ari nun or kung yung CEO nun or yung nagmamanage mo yun, sobrang makaluma na hindi ka na pwedeng alam mo yun, nag-work ka pa. Anyway, so ano pa bang masyashare ko tungkol sa akin? Sorry ah, kung medyo informal. Kasi parang kung gusto ko ang dating nito, parang kwentuhan lang. So, ano pa lang? I am 25 years old. Magta-26 na malapit na. And I am married. I have one child. Yung nakikita niya lagi. Her name is Ayana. She is 6 years old. And nag-aaral din siya sa isang Philippine school, KG1. Pero this coming school year, conditional passer siya for grade 1. So hindi na siya mag-prepare. Mag-skip na siya to grade 1. Which is a good thing kasi nakasave din ako ng, ano, nakasave ako ng 1 year. Sayang din yun. At magsasama klase siya May and June for preparation niya para sa next school year na mag-grade 1 siya. So, ano pa ba? Ang parents ko pala nandito rin, magkasama kami sa bahay. So, hindi ko pala yata sila makapakita sa vlog mo. Anyway, papakita ko sila one time pagkaano. Yun, hindi pa rin kasi comfortable na nakikita nila ako na nag-vlog. Kasi feeling ko mabibirduhan sila. Alam niya yun. Although, sila naman ni sunod sa uso, like, updated sila sa FB and all. Sa mga social media rin naman sila. Pero, parang hindi ako comfortable. Sa harap ng asawa ko, hindi pa ako comfortable na nag-vlog. Kaya, yun yung reason kung bakit minsan, hindi ako nag-vlog. Minsan kasi talaga nakakalitaan ko, pero minsan hindi talaga ako makapag-vlog. For some reason, hindi ako makapag-vlog na nandyan siya. Kasi, yun. Kasi yun nga, nahihiya nga ako. Hindi pa ako comfortable. Okay. Ano pa bang gusto niyo malaman? Kung meron pa kayong gusto malaman, mag-comment lang kayo. Mag-comment lang kayo ng comment. Tapos sa next video ko, gagawa ulit ako ng Q&A dito. Anyway, ang story ko naman sa YouTube, okay. 2013, nag-vlog na rin talaga ako, 2013. So, I have been vlogging for a year. Ano yung cut? So, yun nga, I have been vlogging for a year. More than a year, I think. And ang dami nangyari sa buhay. Sobrang dami nangyari sa buhay na mas gusto kong maging loner, maging wala sa social media, mawala sa, alam niyo yun, parang naging literal ng taong bahay ako. Hindi ako nag-work. Basta nasa loob ako ng bahay. Kasi sobrang affected ako sa nangyari sa aking buhay ng mga time na yun. Anyway, so, ayun nga, naging YouTube na ako noon. Yun yung rason kung bakit meron akong vlogging cam. Nung time na yun, 2013, ang naalala ko, uso-uso ang vlogging cam nun na Canon Ixus 125HS. So, yun din yung binili ko. Actually, ito yung ginagamit ko ngayon. 125HS. Nung time na yun, ang dami yung may ganun. Una-una si It's GG Time, yung It's Jesus Life. Yan, sa kanila talaga nagmula yung Canon Ixus 125HS na yan. Tapos, sa Seteo ko, nagkaroon din si Little Miss M's, nagkaroon din si ganito, nagkaroon din si ganyan, and all that. So, bumili din ako, I invested for this camera para sana sa long time vlogging and for making videos and all. Pero, sa mga kaganapan niya sa buhay, I stopped making videos for YouTube. So, I stopped earning na rin. Kaya, ngayon, 2017, nakabangon ako sa lahat ng unos, naging masaya ang buhay muli. In love, tumutubok ang pusa, and all. I decided to go back to YouTube. Not to earn na, this time not to earn, pero to share good memories and to make new friends, to find, alam niyo yun, parang magkaroon ng cyber friends, like online friends. Kasi, here's the thing, pag marami kang kaibigan na, alam niyo yun, yung talagang nakakasama mo, kilala ka from head to toe, alam mo weakness mo, alam mo ugali mo, parang sila pa yung magbabackstab sa'yo. Ay, may galit. May hugot. Sila pa yung una-una magbabackstab sa'yo. Sila yung unang may makasabi sa'yo. Sila yung unang kakalaban sa'yo. And all. In short, sila yung unang mag-pin down ba? Yun.
I know you get my point. So yun, pag cyber friends, you connected to them, parang, pero, nag-guard mo pa rin yung personality mo, yung feelings mo and all, kasi, kilala mo sila through YouTube. Wala akong nega dito ha. Wala akong nega at all. Wala. Pero I mean, parang mas gusto ko yung cyber friends kasi, you can trust them. And, like ako, o yung mga vloggers, nag-vlog everyday, nakikita niyo yung buhay ng mga vloggers everyday. So, in short, mas wala kang matatago sa kanila, pero, mas magugustuhan ka nila kasi nakikita nila talagang ikaw. At kung pintasan ka man nila, parang cares kasi, hindi sila talagang, alam mo yun? Yes, yun. Parang okay lang kasi, ano lang naman to online community, gano'n. Pero, may mga tao din na, dito rin nakakahanap ng best friend, yun. So, basta happiness lang nahanap ko. Happiness, friends, at sharing good memories, yun. Yun ang aking research, ay, yun ang aking story sa, ano, sa pag-YouTube. Ano pa ba story ang gusto niya? Ano oras naman? Yun, 10:53. Sorry kung biglaan akong gumawa ng video. Actually, kaniligo ko nalang. Nadali ko talaga maligo. Sabi ko, sa vlog kasi kanina lang yung vlog ko yun. Sabi ko sa vlog ko kanina, hindi ako maliligo. Hindi ako makakaligo ngayon for sure kasi wala kang tubig. Pero, naligo ako. Sinuun ko yung malamig. Malamig na sa katubig. Para na makapag-film. Kasi, ito lang yung best time na makapag-video. Makagawa ako ng video kasi wala yung asawa ko. Tulog na yung anak ko. So, free ako na. Alam nyo yun, makakakonsentrate ako yung takamig. Hindi ako magpamadali at komportable ko na magkwento. So yun, alam ko madami pa akong namiss na ikwento sa unitong ko sa akin na, pero alam ko in time, pagka tumagal-tagal na rin yung ating friendship through YouTube, magkakakilala din tayo ng much deeper. So yun, dito na lang muna ang aking story time. Kung meron pa kayong gustong itanong or ano man yan, mag-comment lang kayo, okay lang sa akin. So pag naipon yung questions mo, like 10 questions or huwag naman mas mababa sa 10 kasi parang isahan na lang din kami. So, if you have questions, just comment down below para makagawa ako ng another Q&A video para sa inyo. So, yun. Tapos, sa mga nagsubscribe pala at mga nagko-comment, everyday nagko-comment sa mga na-upload ko ng vlogs, thank you so much. Sobrang na-appreciate ko pa yung lahat as in talaga. Tinatry ko na ako. Tinatry. Akala mo naman, libo ang ano, subscribers. Pero, ang internet connection kasi dito sa area namin is hindi ganun ka-reliable. Parang, pag nag-comment ko ngayon sa YouTube ko, sa vlog ko, mag-notify yun sa akin after ilang minutes. Tapos pag i-open ko yung notification na yun, hindi agad lalabas. Parang ganun, hindi ganun kabilis ang internet connection namin dito. Kaya pasensya na kayo kung nasa hindi ako nakakapag-comment agad or lumilipas yung ilang oras bago ako makareply sa mga comment nyo. Pero ganun pa man, yung mga nagko-comment ulit, nang paulit-ulit sa mga new vlogs ko. Thank you so much sa inyo lahat. Appreciated din ang sobrang. Guys, sorry ko naputol yung video. Naputol yung nalobat. Hindi ko na malayo nalobat pala. So, yun nga, as I was saying, thank you so much sa mga hindi napapagod mag-comment everyday sa mga vlogs na ina-upload ko. At yung mga bagong subscribe, at yung mga magsasubscribe pa lang, thank you so much. Very highly, grabe, as in bongga, pak na appreciated yung effort and time and effort yung sa panunood, pagko-comment at pagla-like. So yun, I'll see you till my next kwentuhan videos. Bye!